Rated. Tong eh legendary. Good morning mga ka-daily. Ngayong araw ay pupunta tayo sa warehouse E-Tech dun sa may Naik, Cavite, dahil magpapagawa tayo ng ating power pipe B3 dahil meron akong naririnig na kalinsing dun sa ating power pipe. Pero guys, normal lang naman ito mangyari sa mga aftermarket pipe na tumutunog, meron tayong naririnig ng mga something na nanggagaling dun sa loob na mismo ng power pipe. Lalo na sa akin, mahilig ako magbiyahe ng mga malalayo katulad ng Sorsogon, nagdinggalan kami, at kung ano-ano pa, yung pipe na yun yung gamit ko pa rin. Honestly talaga guys, ang ganda kasi ng tunog ng power pipe BP. Mabis lang talaga ang tunog niya, yun lang talaga. Pero kung mahato ka, doon mo talaga marinig yung power na natunog ng isang power pipe. By the way, nakaka-excite tong araw na to dahil pupunta tayo ng E-Tech Warehouse na may kasama ako, which is sina Jugi TV, Kalokal, Safe Moto, and si Boss Batosay. Nakaka-excite at kinakabahan ako. Makikita kami ni Kalokal dito sa may Parak, Sukat, Paranaque. Magkasabay kami, kaya eto, nandito na ako sa shop ng Parak. Teka lang, si Kalokal ba ito? Parang hindi siya. Ay, oo, hindi nga. Machat po nga si Kalokal. Kinakabahan ako. Nandito na ako sa Parak Clothing. Hindi siya nagre-repair guys. Mukhang nauna ata siya. Pag-usapan kasi alas 6. And mga oras na to, mga alas 7 na. Pero antayin ko pa rin yung chat ni Kalokal. Baka kasi papunta pa lang siya. O sige, punta muna ako sa bahay dito sa Paranaque. Doon muna ako mag-breakfast. If ever hindi pa siya makapag-chat, mauna na ako ng Naik, Cavite. Yeah, tara! Ito kaya ulam sa bahay, no? Sana masarap. Okay guys, so andamin na ako sa Shell C5 exit. Magsasabay kami ni Jukes, Jugi TV. Sana wala pa siya dun, no? Nakakaya kami kung siya pa nauna dun. Wala pa si Jugs TV. Chat ko nga siya. Ayan. Ayan, kasama ko na si Jugi Boy TV. Right side sa amin. Mukhang mahaba-habang biyahe to. Let's go! Whoop! Nandito na rin kami sa E-Tech Warehouse. And mukhang wala sila sa loob. Di sumasagot kasi sila eh. Okay, so habang nag-aantay ako, kakain muna ako dito sa Get B ng Gaulu Lugaw. Okay, so nagbabalik dito sa E-T Works Kalookan. What? Alright, so nagbabalik dito sa E-Tech Warehouse sa Naik, Cavite. So nandito ako ngayon para magpaayos ng aking pipe na B3. So normally lang talaga guys na sa mga aftermarket dumarating yung time na meron tayong naririnig na something doon sa ating mga motor. Like yung parang may kumakalingsing, may mga lumuluwag na screen. Yeah, normal lang yan sa mga aftermarket pipe. Akala nyo, aftermarket pipe lang, parang stock. Hindi. Nag-maintenance din ng mga aftermarket pipe. Or kung anong man na bagay na meron dun sa loob ng pipe nyo, pumunta na lang kayo sa mga shop katulad dito sa E-Tech Works. So, dito sa E-Tech, Naik, nandito yung pinaka-production ng kanilang mga power pipe. Kaya tara, silipin natin. Okay, so ito yung paggawa ng mga E-Tech pipe. So, nandito ang motor ni Boss Batosay. Yung
Ito yung motor nyo po, safe. Okay, so dito makikita nyo guys kung paano ginagawa yung screen ng E-Type Power 5. Avocado inside! Woo! Isa sa mga specialist ng E-Type Power 5 yung pagbe-bend ng mga elbow katulad nito. Ang kagandahan sa ganitong klaseng pagbe-bend ng elbow, wala talagang lulusot na hangin. Di tulad ng mga ibang gumagawa ng elbow, ni-welding duktong-duktong. So, possible na meron talagang butas doon na hindi natin may iwasan. At is ito, tubo na mismo, ibe-bend na lang talaga. Kaya perfect yung curving nito. Dahil meron silang machine para sa mga ganito. Ito yung quality ng gawa ng E-Tech. Ito pala yung mga lamang loob ng mga power pipe ng E-Tech. Depende kung ano yung version ng pipe ng E-Tech na gagamitin mo. At dito rin sa EP Works Warehouse, pwede ka rin dito magpa-powder coating kasi meron rin silang machine na powder coating dito. Yun no, powder coating! Sana makapag-powder coating din no. Sheesh! At ito, inlalabas na ni Kuya yung mga pinowder coat niya. Sobrang init niyan guys. Hirap makalapit pag bagong bukas. Sila po sa status ay safe ang mga lineup niya. Maya-maya kami naman ni Jugi, EB. Okay, dito guys ay inooperahan na ni Kuya yung power pipe. Dito, malalaman natin na yung problema kung sunog na ba yung fiber mat or naputol yung screen. Let's see! Ayun, putol nga. Sa sobrang layo na nang tinatakbo natin at sa sobrang tagal na natin ginagamit to, hindi maiiwasan talaga ito lalo na sa mga aftermarket. Pero dumidepende pa rin yan kung paano mo siya gagamitin. Kung walwalan ba araw-araw, di ba? Talagang magkakaganyan talaga yung aftermarket pipe mo. So in fairness ito ah, puti pa yung loob yung fiber mat. At ayon kay Boss Batosay, sulit na sulit to kasi ang dami na nang pinuntahan ito. Pag ganito yung tunog, alam nyo na ang problema. Ito guys yung tinatawag na fiber mat. Ito yung binabalot sa mismong screen. Mahal to guys, compare mo sa may pira-piraso. Kaya masasabi mong quality talaga yung mga power pipe ng E-Tech. Ayan o, yun yung pira-piraso na sinasabi ko. At ito yung fiber mat. Sheesh! Ayan, sinisimula na ni Kuya yung aking power pipe. Ang problema ko dito guys, natatanggal yung turnilyo paulit-ulit na. Kaya pati rin yung heat guard, ganun din lumuluwag na. At yan ang problema ng power pipe ko. At ito, binabalot na ni Kuya yung screen gamit ang fiber mat. Grabe na to oh. Yun, puli chocolate na. Ito yung fiber mat ni Kalokal sa pipe niya. Grabe oh, gamit na gamit talaga. Alright, so ito na. Pinabit na ni Kuya yung aking power pipe. Minimal na naman kasi yung pinapagawa ko eh. Pero sana, hindi na magtanggal ng mga tornillo. Sa sound check na natin to kung okay na yung ating power pipe. Okay, power engine. Napakaangas na tunog. Ito palaga guys, nakapasa sa emission na nag-renew ako ng prehisto ng motor. Kaya safe na safe to gamitin. Oops, nawala yung I. End side na. Yung pala, kaya pala siya namatay guys, ibig sabihin lang nun wala. Ibig sabihin, walang sungaw. Ayos! Alright, so, pauwi na kami guys. At kasama ang mga Gaswell Boys, Boss Batosay, Boss Jugi, Jugi Boy, Kalokal, and siyempre si Sate. Okay, pauwi na kami papuntang Metro Manila. And thank you kay Boss E.T., Madam E.T., at kay Kuya na nag-ayos sa amin ng mga power pipe.
thank you so much. Sobrang nasatisfy kami dahil meron kaming pinaghahandaan na endurance challenge ng RS8. Kasali din sila mismo, sila Boss Patosay, mga Gospel Boys. And syempre ako, kasali din dahil kasama ko ang Team Amici. At ito, simula na kami. Wow! Ang bilis ng pacing nila. Hataw agad. Iiwan ako. Pero guys, ang sarap ng pacing nila pag ganito takbuhan nila. Mapapaagad talaga kayo makakarating ng Metro Manila. Grabe oh. Sa mga nanonood, pakipollow ang aking Facebook page. Ganun na din ang aking YouTube channel. Pakisubscribe and click the notification bell. At meron din pala akong TikTok channel. So, pakisuportahan po ako sa aking dream papuntang 100K. Kaya dito na lang muli. This is Lobs Up Daily Life Moto Photo Vlog. See you on my next vlog. Ah, ang bilis. Woo! Grabe, iniwan ako. Hindi, habol tayo.